Magandang ng araw ka channel. Ang tutorial ko ngayon ay kung paano magkabit ng VPN extension sa 10 browser na gagamitin natin sa ating pagsi-selfwatch. Lahat na nakapanood ng tutorial ko ka channel na paano ma-reach ang 4,000 watch hours na gagamit ng 10 browser, ito yung mas safe na paraan mga ka channel kung paano natin siya kakabitan ng VPN extension para mas lalong legit, para mas lalong hindi mahuli ni YouTube. Kasi aminin man natin o hindi mga ka-channel, yung tinuro ko na paano ma-reach ang 4K watch hours na 10 browser, pag hindi mo kinabitan ng VPN, may mga time talaga na mahuhuli ka ni YouTube. O di kayo may mga time talaga na maglalagas doon. Pero legit yun mga ka-channel, kasi yun yung ginawa ko. Pero para mas lalo siyang hindi mahuli ni YouTube mga ka-channel, kabitan natin ng VPN extension. Ituturo ko sa inyo kung paano siya ikakabit. Itinuro ko siya mga ka-channel kasi marami nagtatanong sa comment kung paano raw magkabit ng VPN extension. Pero bago ako magsimula mga ka-channel, ipapaliwanag ko lang sa inyo kung ano po yung VPN extension o kung ano po yung VPN. Baka madalas mong naririnig ka-channel yung VPN pero wala kang idea kung ano yung VPN. Yung VPN ka-channel, application siya na pinaprotektahan yung ating mga confidential na files sa cellphone or sa computer. Yung VPN mga ka-channel, pwedeng ikabit mismo sa internet. Lahat na nakakonek sa internet na yun na may VPN ay protektado ng VPN. Meaning, hindi makukuha ng iba yung mga confidential nilang files. Nakaprotektado sila ni VPN. Kasi yung mga hacker mga ka-channel, andyan lang yan sa paligid-ligid. Tapos, yung mga nagsiselfwatch naman, maraming tracker si YouTube ka-channel. Kaya, napaka-importante yung VPN. Tapos, yung VPN ka-channel, na-apply din siya sa cellphone. Pagka ginamit na siya sa cellphone natin mga ka-channel, hindi makukuha yung ating mga confidential files mga ka-channel. Yung VPN mga ka-channel, hinaharangan niya yung ibang kukuha ng information mo. Kumbaga, nagiging blocker siya. Kasi mga ka-channel, lahat ng confidential na files sa ating cellphone, pagka walang VPN, walang kasiguraduhan na hindi makukuha ng iba yan. Kahit na hindi mo pinost sa iba yan, kahit na hindi mo pinost sa social media yan, pwedeng makuha siya ng iba. Walang safety yung files natin sa cellphone mga ka-channel as long as na nakakabit siya sa internet. Kaya napakahalaga ng VPN mga ka-channel. So yun yung VPN mga ka-channel. Kung may tanong ka tungkol sa VPN, yung video na to mga ka-channel, i-comment mo lang dyan sa baba at sasagutin ko yan mga ka-channel. Sa lahat na nanonood ng mga video ko, kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo at active ako sa comment mga ka-channel. So yun yung tutorial natin mga ka-channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paklik naman ako ng like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga video ko. Ang mga video ko mga ka-channel ay mga tutorial na sigurado akong pagka pinanood mo ay may matututunan ka kahit konti. So yun lang mga ka-channel, punta na tayo sa ating computer. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit yung VPN sa isang browser. Oo ka-channel, isang browser lang yung gagamitin natin kasi pagka kinabit natin yung 10 browser, tatagal tayo. Kaya isa lang yung sasampu lang ko ka-channel. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano natin siya ikakabit. So yun lang ka-channel, punta na tayo sa ating computer. So sisimulan na natin ka-channel kung paano natin ikakabit yung VPN extension. So punta tayo sa browser. Ito ang gagamitin nating browser ka-channel is Microsoft Edge. Pero ka-channel, yung iba-ibang browser, iba-iba din kung paano kinakabit yung VPN browser, yung VPN extension mga ka-channel. Ha. So ang example ko mga ka-channel is VPN, yung example kong browser mga ka-channel is Microsoft Edge. Pero ganito rin siya ikakabit sa ibang browser. Iba-iba lang kung saan mo makikita. So ito mga ka-channel, search tayo ka-channel ng Microsoft Edge. Microsoft Edge. Kasi, bakit Microsoft Edge? Kasi Microsoft Edge yung browser na gagamitin natin ka-channel. So, choose natin Microsoft Edge VPN extension. Yan. Madali lang naman siya ka-channel. Ikakabit lang natin. Hanap tayo ng VPN. Mag-trial and error din kayo ka-channel kasi dito maraming VPN na pwedeng gamitin. Mag-trial and error din kayo doon sa mga walang bayad kasi karamihan sa VPN kasi may bayad. So, ito yung mga VPN na makikita natin ka-channel. Click natin tong isa. Tapos, ito na tayo mga ka-channel. Tapos, i-click lang natin tong gate. And then, add extension. And then, nag-checking siya mga ka-channel. Ayan. So, turn on
Tapos, yung VPN extension mga ka-channel, dito nakikita sa taas ha. Nakikita nyo itong bilog sa taas. Diyan kinakabit ka-channel. Diyan makikita ka-channel. Kahit na iba-iba yung browser, pero yung VPN extension mo, diyan mo siya makikita at diyan mo din siya i-on. So, i-on natin yung in-add nating extension mga ka-channel. Add natin, click natin, and then nandito mga ka-channel, click lang natin yung protect me, and then ito na mga ka-channel, pipili na kayo ng ibang country para protektahan yung inyong IP address. O ka-channel, ang pinoprotektahan natin pag nagsiselfpods tayo is yung ating IP address, kasi madalas dyan dumadaan yung tracker ni Lolo YouTube. So yun yung kailangan nating takpan mga ka-channel. Kaya mas safe siya pagka ginamitan natin ang VPN extension, kasi tinatakpan niya yung IP address natin. Hindi natatrack ni Lolo YT. Kaya mas safe siya mga ka-channel. So palit lang halimbawa ito, kung papalitan niyo na country ito mga ka-channel, ito pamimili lang kayo. So for example, nandito tayo sa United Kingdom. Tapos ayan na, naka-protect na mga ka-channel. Tapos kung napanood yung tutorial ko na paano makuha yung 4K watchers, clear browsing muna tayo. Tapos yan, naka-clear browsing. Tapos so YouTube na tayo, youtube.com, and then ayan na siya mga ka-channel. Ganito na siya gagawin ka-channel ha, pag nakabit yung VPN extension. So ulitin ko mga ka-channel, iba-ibang browser, iba-ibang VPN extension, pero dito nyo pa rin makikita sa taas. Tingnan nyo lang din yung compatible sa browser na ginagamit nyo. Kasi maraming VPN mga ka-channel, pinapakita sa'yo yung kung compatible o hindi. So click lang natin, I agree. And then pag nandito na tayo, clear browsing tayo. Clear browsing. And then clear history. And then manood na kayo. So yan ka-channel, protektado na yung ka-channel. Protected na yung inyong IP address niyan. So, kahit panoorin niyo na panoorin yung video niyo, pasok pa din siya. So ganyan lang siya gawin ka-channel. Ganyan lang siya ikabit. So ganyan niyo rin siya ikakabit sa Chrome o sa iba-ibang browser, ganyan niyo rin siya gagawin mga ka-channel. Ganyan niyo lang siya ikakabit mga ka-channel. So yun lang yung tutorial ko mga ka-channel. Sana may natutunan ka. Kung may tanong ka ka-channel, comment mo lang diyan tulad ng sinabi ko. Yun lang mga ka-channel. Maraming salamat po. So hanggang dito na lang yung tutorial natin mga ka-channel. Sana may natutunan ka. Kung may natutunan ka ka-channel, paklik naman ako ng like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga video ko. Ang mga video ko mga ka-channel ay mga tutorial na sigurado akong pagka pinanood mo ay may matutunan ka kahit konti. Tulad ng sinabi ko ka-channel, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang dyan sa baba dahil updated po ako sa mga comment. Yun lang mga ka-channel, maraming salamat po.